Guys, good day again. So my topic will be about ETA. So I received 10 messages from different students tsaka mga kapwa natin Marino regarding sa ETA. So medyo nalilito daw sila. So ETA is estimated time of arrival. So kinukuha natin 'to para malaman natin yung kailan tayo dadating, anong oras o anong araw dun sa lugar na pupuntahan natin. So familiar naman kayo dito sa triangle na 'to. Itong SDT na to, alam ko ginagamit to kahit nung high school, subject na physics. So S stands for speed, D stands for distance, and T stands for time. So if you're looking for speed, that will be distance divided by time. If you're looking for time, that will be distance divided by speed. And if you're looking for distance, that will be speed multiplied by time. So ito yon, S equals D over T, D is equal S multiplied by T, and T is equals D over S. So i-note ko lang tong isang to na sa barko, ang unit natin sa speed is knots, and knots is equivalent to nautical miles per hour. So may sample problem ako dito. So example, yung barko nyo umalis ng June 8, 2020 ng 1800, ang departure port ay Port of Cebu, galing siya ng Cebu, dun siya umalis. Pupunta siya ng Port of Tokyo sa Japan, yun yung arrival port niya. So ano ETA natin dun? Pero before that, kailangan natin malaman ang zone time nung departure port at nung arrival port. So example, galing tayo sa Pilipinas, ang zone time natin dito is 8 degrees east. Sa Japan naman, yung zone time niya is 9 degrees east. So, ang distance daw, let's say, ng Cebu papuntang Tokyo, Japan is 2,684 nautical miles. Tapos, ang gusto malaman, Kapitan, is ano yung ETA natin sa speed na 11 knots, sa 12 knots, at saka sa 13 knots. So, note ko ulito, galing tayo ng zone time 8 degrees east, papunta tayo ng zone time 9 degrees east. So, meron tayong 1 hour difference. So, from 8, papunta ka ng 9. So, meaning plus, magpa-plus ka ng 1 hour kasi 1 hour yung difference. So, pag galing ka naman, let's say, ng 9, let's say kung galing ka ng Tokyo, papunta ka ng Cebu. So, magagaling ka sa 9, papunta ka sa 8. So, magma-minus ka naman ng 1 hour. So, ganun lang naman yun. Kailangan aware tayo sa zone time. So now, mag-compute tayo. Unahin natin itong sa 11 knots. So ito yung calculator. Gamit ko scientific calculator para mas maganda. So kung 11 knots, so magsimula tayo dito sa formula na time equals distance divided by speed. So kung yung distance natin is 2684, so time is equals to 2684 nautical miles divided by 11 knots nautical miles per hour. So, cancel nautical miles, makuha mo yung 244 hours. So, sa calculator yan, 2684 divided by 11 knots is equals 244. Nakita nyo, 244. So, 244 hours na yan, kailangan kong malaman yan in days. So, kailangan natin i-divide sa 24. So, divided by 24, that will be 10.166. So ito yon, 10.166, tatlong digit lang nilagay ko, masyado kasi mahaba. So days to. So yung 10 na yan, days yan. So tanggalin ko yung putal na 10 para matira yung, tanggalin ko yung whole number na 10 para matira yung putal. So minus 10, yan, 0.166 and so on na natira. Multiply ko yun sa 24, ito, equals 4. So makuha ko yung hours. So, mayroon akong 10 days and 4 hours. So, ito yon, steaming time yan. Steaming time ko ay 10 days and 4 hours sa speed na 11 knots para makarating sa Japan. So, apply naman natin yung sa date ngayon. So, June 8 daw tayo umalis, 2020 ng 1800. So, apply mo yung 10 days dito. Apply mo dito yung 4 hours. So, 0, 8 plus 4, 12, carry 1. So 1 plus 1, 2. So 2200. June 18, so 8 plus 10, so 18. So June 18, 2020, ng 2200 yung dating. Eh may time difference tayo na 1 hour. Kailangan natin mag-plus. So magpa-plus tayo na ito. Plus 1 hour.
So 2200 plus 1 hour, so 2300 hours. So yan yung ETA mo ng 11 knots. Punta naman tayo sa 12 knots. So halos ganun din. So 2684 divided by 12. O sa calculator, 2684 divided by 12, 223.666. So ito yun, 223.666. So divide natin to sa 24. Yan, 9.319 and so on. So yung 9 na whole number dyan, ito yung ano, days. So mamaminus ko yung 9 para matira yung putal. So 0.319 times ko sa 24 para makuha yung hours. So meron akong 7.666. So yung 7 dito hours yan. Tanggalin ko yung 7 minus 7 para matira yung putal. So 0.66666 times ko sa 60 para makuha ko yung minute. So ito 40. So meron ako ngayong 9 days 7 hours 40 minutes. Ito yon, steaming time 9 days 7 hours 40 minutes. So apply mo na naman dito sa ano, June 8, 2020 ng 1800 hours. Apply mo yung 9 days ito, 7 hours 40 minutes. So plus mo lang, 8 plus 9, 17. 0 plus 0, 0. 0 plus 4, 4. 8 plus 7, 15. Carry 1. So 1 plus 1, 2. So 25.40. So wala namang oras na 25.40. So lagpas ng isang araw yan. So minus mo ito sa 24 hours. Tapos ikikerry mo dito yung isang araw. So 25 minus 24 is 01. Then ibaba mo lang yung 4 tsaka 0. So nagdagdag ka ng 1 day dito. So 7 plus 1, 8. So 18. So June 18, 2020 ng 0140. Then again, magdadagdag ka na naman ng 1 hour kasi yung time difference nyo nga. So 0140 plus 1 hour is equals to 0240 100 hours. So ETA mo sa 12 knots ay June 18, 2020 ng 0240 100 hours. Then lastly, punta tayo dito sa 13 knots. So again, time is equals to distance divided by speed. So 2684 nautical miles. 2684 divided by 13 knots. So yan, 206.461 ito. So divide sa 24, 8.602. Tanggalin ko yung 8 minus 8, matira yung putal, times 24. So 14.461. Tanggalin ko yung 14 para matira putal, times ko sa 60 para makuha kayong minutes. So 27 minutes, may putal pa rin. Tanggalin ko, sige, tanggalin natin yung 27. So may putal, times ko ulit sa 60 para makuha kayong seconds. So 41.53. So ito, nirando po na ng 42. So yung seconds yan, ano na yan, di na masyado importante yan. Pero kung gusto nyo kunin, walang problema. So ngayon, steaming time natin daw is 8 days, 14 hours, 27 minutes, and 42 seconds para makarating dun sa Japan galing sa Cebu. So now, June 8, 2020 ng 1800 hours, apply mo yung 8 days dito, plus mo yan. Nakalimutan kong lagyan ng plus. So then 1800 plus mo yung 14 hours and 27 minutes. So 0 plus 7, 7, 0 plus 2, 2. 8 plus 4, 12, carry 1. So 1, 2, 3, so 32, 27. Tapos 8 plus 8, 16. So wala namang 32 hours na oras. So minus mo sa 24. So 7, 2. So 32 minus 24 is 8, 0, 8. So ito 8 to guys, 0, 8 to 0, 8. So since may ano siya, dagdag na 1 day, dagdag mo dito plus 1. So 16 plus 1, 17. So 17 ngayon yan. So June 17 ng 2020 na 0827. Tapos may time difference ka again na 1 hour. So plus mo lang. So 7, 2, 8 plus 1, 9, then 0. So ETA mo for 13 knots is June 17, 2020 ng 0927. So ito lang tandaan nyo guys dito ha. Divide 24 times 24 times 60 times 60 para makuha mo yung days, hours, minutes, tsaka seconds. So
So ito yung summarization niyan. So makita niyo man dito 11, 12, 13. So habang bumibilis tayo, mas napapaaga yung dating natin. Dating mo dito 2300 sa 12 knots naging alas 2:40. Tapos sa 13 knots mas mabilis. Dating mo mas napaaga pa ng isang araw. So steaming time mapansin mo rin dito 10 days, 9 days, tsaka 8 days. So ganun lang kadali yung pag-compute ng ETA, guys. So I hope na ano, na medyo na nakuha nyo. So yun lang. So thank you sa pakikinig, tsaka God bless. Bye-bye po.